So, ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. Oh, now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto niyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Eh, ako naman po, huminahin po tayong lahat, ha? Kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po yan, asahan niyo po, ako'y mag-i-spokes hour at ako mananawagan para sa mga Pilipino na manindigan. Pag nangyari po yan, asahan niyo naman ako na ako'y mag-spokes hour dyan. So ngayon, kulang po kayo. Now, bukod dun sa aking tatlong sources, na talaga naman pong mga kapanipiniwala yan, no? Eh bakit pa kayo maghahanap ng source? Eh nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Eh bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Eh siya ang complainant. Confidential ang proceedings ng ICC, pero hindi nila po pwede baliwalayan ang mga complainants. Dahil sila ang complainants. Meron nga doon section sa ICC para doon sa mga victims, no? Kasi talagang progressive po ang progressive dahil nga they respond to the victims, no? Meron talaga opisina that takes care of yung victims, no? Hindi naman biktima si Trillanes, pero siyempre sa kahit ano namang legal proceedings, kinikilala kung sino mga complainant. At complainant yan si Senator Trillanes. So bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na palabas na ang warrant of arrest? Pero ang sinasabi ko po, hindi naman ako solely nag-rely kay dating Senador Trillanes. Nagkaroon po ako ng tatlong iba't ibang sources na malapit na daw ang arrest. Pero ito po ha, hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bakit? Ay nasa dyalo ngayon, yung mag-amang Romualdo na Kamigin, nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang Mindanao, eh si Session. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo, Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ang territorial integrity ng Pilipinas. So, yung isang kongresista at dating gobernador, nagsasabi, sedition. Yung isa, nagsasabi, we will meet it with a threat of force. So, ibig sabihin, abay baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. Sinabi nga nila, we will not hesitate to use force. O, nagtataka pa ba kayo na posible talaga na maaresto ang Presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal? Pero yung pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources na kapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado paano at kung paano masuserve sa kanya. Ako nagtataka din kung paano masuserve ang warrant of arrest na lokal na kaso. Kasi dapat dadaan yan sa PI unless nagkaroon ng tinatawag na inquest proceedings caught in the act. So mahirap po yun ha, na magkaroon ng warrant of arrest dahil caught in the act unless gagamitin nila yung sinabi niya sa television and they will accept that as evidence of being caught in the act na nagkakaroon ng sedition dahil na-broadcast yun. Posible, pero pwedeng questionin. Pero po pwede bang mag-issue ng warrant of arrest, anything is possible. Pwedeng ma-question, mapawalang visa, but anything is possible. Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang, nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ayaw ko pong magkagulo, pero wala pong choice yan. Sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na ipa-aresto siya at dalhin sa isang dayuhang bayan. Paulit-ulit na sinasabi rin ni Presidente Duterte, at narinig na niyo yan, mamamatay muna siya bago siya magpapahusga sa mga dayuhan. Hindi ba kayo naniniwala dyan? Ako naniniwala ako doon. Dahil tunay na talagang binigyan ng importansya ni Presidente Duterte ang suberenya ng Pilipinas, na tayo independenteng bansa na. At hindi po pwede na mga krimen na nangyari sa Pilipinas liritisin ng mga dayuhan. So, sa mga nagsasabi, ay, fake news, well, unang-una, sa mga panahon po ngayon, wala nang fake news. Anything is possible. Diba? Fake news na gumagamit daw ng pulburon. Fake news na hanggang ngayon, naka-fentanyl. Anything is possible now. Dahil history is unfolding. Malalaman po natin sa lalong mabilis na panahon ang katotohanan. Kasi yan ngayon ang hingi ng taong bayan. Ano ang katotohanan?
Doon sa warrant of arrest, tignan natin kung ano mangyayari. Sana wala. Sana yung reaksyon ng tao na wala pa, na talagang natataranta ang tao dahil mahal si Presidente Duterte, will make this administration to make the right choice. Kung ICC warrant of arrest yan, wala talagang basihan para makipag-cooperate dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Pag siya'y inaresto, miski hindi na tayo miyembro, ang remedyo, habeas corpus na po yan dahil illegal arrest na yan. Dahil hindi na tayo miyembro, wala na tayong obligasyon na makipagtulungan. Pag siya naman inaresto dahil sa sedition, well, kinakailangan dumaan muna yan sa preliminary investigation. So illegal din yung pagkakaaresto. Ang mensahe ng taong bayan na ngayon pa lang, balita pa lang na may posibilidad, nagkakagulo na, natataranta na, huwag niyong gawin. Sasabog po yan, parang social volcano. So imbis na kayo ay mag-deny na mag-deny, tignan nyo anong reaction ng taong bayan. Galit po sila sa mere possibility na maaresto ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, whether be it that's ICC o whether be it sa kanyang mga sinasabi. Tama ba ako o mali? Di ba ako yung nagsasabi lang kung anong damdamin ng taong bayan? Huwag nyo pong gawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos pag inaresto nyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Paano huhupa ang tensyon ngayon sa posible ng pagkakaalis o pagpapaaresto ng Presidente Duterte para mawala ang alinlangan na aarestuhin siya dahil sa ICC? Yun po. Gumawa po si Presidente BBM ng Memorandum Circular Address to all executive agencies including DOJ, NBI, PNP, and AFP. Walang makikipagtulungan sa ICC. Nakasulat yan na order. E di huhupa yung possibility na maaresto dahil sa warrant of arrest. Di ba po? Pero habang kasing salita lang at nakokontra ng ibang tao, gaya ng kalihim ng Department of Justice, wala pong maniniwala sa salita. Kasi pinatigil ang pirma, tuloy. Di ba po? Hindi daw kailangan ang amendments ng economic provisions, tuloy pa rin. Ano nangyari? Akala nila may kasunduan na sila. Ayun, gera na naman ang Senado at ang Kamara de Representante. Parang wala pong ibig sabihin ng salita sa bayang ito. Dapat isulat dahil pati ang husgado will be guided kung anong nakasulat. Yan po ang dahilan. Kaya kapag ikaw nag-file ng certiorari, kinakailangan may certified true copy. Bakit ayaw isulat? Di ba po? Ay, nako. So, ang tutukan po natin, paano ang reaksyon ng masigurado talaga? Magkakagulo. Yan po ang katotohanan. Agree or disagree ba kayo? Well, tignan po natin ang mga sinasabi ng ating mga texters. Meron ba? Ronald Olanyo, kailan tayo kikilos? Ang gulo at garapala na sila. Yan na po eh, no? Tapos, Dog Love Rose, damputin nila para magkagulong lahat ng DDS. Okay, opinion lang. Yan talaga gusto ko sa iyo, Tony Roque. Matapang ka talaga. Eh, sinasabi ko na naman totoo eh. Pag nagkamali sila na talagang damputin ang Presidente Duterte kung whatever charge, nako, sa dami na nagmamahal sa kanya, hindi niyo ba tinitignan ang opinion polls na siya pa rin ang pinakamahal ng dating presidente sa bayan? Justin Acosta, I'm sorry, attorney, but PBBM already said they would not cooperate. So, the warrant is pointless. Yun nga po, iba po yung cooperation sa investigation, iba yung cooperation sa arrest. Kaya nga po, isulat para wala nang kaduda-duda. Di ba po? Morbid ang hell, attorney, bawal po ba ang secession? Paano po ba right to self-determination? Ngayon, nagbanta po sila gagamit ng force kung hihiwala yung Mindanao. May proseso po sa UN yan. Kasama po ang referendum, pero ang boboto, lahat ng Pilipinas, hindi lang Mindanao. Kaya doon po sa Quebec, hindi sila nagsucceed na magsecede. Justin Acosta, nagsabi na ang local Mindanao leaders, attorney, ayaw nila ng secession. Alam mo, yung secession naman, frustration lang ni Presidente Duterte na ang gulo-gulo ng mga politiko ngayon sa Luzon. Diba? Talaga naman gulo-gulo. Yung pirma, na binibili ang mga pirma, yung panilin lang. Kaya sabi nila, at kaya nga yun, pagkakagulo sa panlabas na relasyon. O, diba? So kaya sinasabi nila, ay naku, out of frustration, baka nga dapat pag-aralan daw. Pero tingin ko naman, hindi rin naman seryoso yan ngayon. Romeo Padiranga, good evening, Atty. Harry Roque, hindi naman daw i-disman ng Dasco Stapaw. Bakit kayo itong babae ng ICC representative isama pa na bubogin ng NTFL-CAC nang hihimasok sa bansa natin? Well,